So ayun na nga, sa game na to ng 5-man RG na naman kaming lima kasama ang iba nating mga mare. Ang lineup namin dito ay apat na tank tapos isang core na si Layla de Lima. Dapat maprotektahan nila ako sa anumang sakuna. Ngunit kung mapapansin nyo, sa peaking namin nagkaroon kami ng kaunting problema. Pinapaban ko sa mga kakampi ko yung mga hero na kung saan sa tingin ko mahihirapan kami at binaban naman nila pa isa-isa. Magbaban ng hero ang mga kalaban at kung makikita nyo nakashow na ng mga heroes na gagamitin ang mga kasapi ko. Pero laking gulat na lang namin nang bigla pang binan ng mga kalaban yung heroes na dapat gagamitin namin. Tapos dito medyo undecided kasi ako kung maglalayla ba talaga ako or si Kime ang gagamitin ko bilang core. Pero dahil majority ng mga kakampi ko ang pinipili nila na gamitin ko ay si Layla de Lima, si Layla na ang mapagdesisyonan kong gagamitin ko. At nung nakapag-show na ako, laking gulat ko na naman, inagaw ba naman ang kalaban? E di syempre ante, ano pa nga bang pinili ko? Walang iba kung hindi si Kime. Kasama nga pala natin dito si Maring Apple bilang Terizla, si Maring Miano bilang Lolita, si Maring Q bilang Esperanza, at si Maring Shiomi bilang Franco. Nag-i-imbisyon na agad yung mga bodyguards ko, samantalang ako, eto, nagpapalaki muna dito sa farm para mas malakas ako mamaya kapag nagsama-sama na kami sa gera. Papatubo na yung turtle pero nandun pa rin sa top lane yung mga kalaban. Binubugbog kasi nila yung mga bodyguards ko. Sige, dyan muna kayo. Ito muna yung akin. Pangalawang pagtubo ng turtle. Nakiki-invasion na rin ang mga kalaban. Habang binubugbog sila ng mga bodyguards ko, ako dito prihit-prihit lang sa may likuran. Kaya lang ako ay medyo naguguluhan kung turtle ba o sila muna ay aking tutulungan. Unti-unti na nauubos ang aming pamilya. Kaya eto, nag-decide ako tulungan ko na lang muna sila. Yan nga lang, ako ay naiwan ang mag-isa at syempre nabuhay pa. Kawawa dito si Layla, pinagtulungan. Ang tapang ba naman? Subod sana namin yung Angela niyang kasama eh. Kaya lang ang bilis tumakbo kahit dalawa lang naman yung paa. Pabo prihit-prihit ako dito habang tinatangkin ng mga bodyguards ko yung damage ng kalaban. Napatay namin yung dalawa sa kabila. Pero mamamatay din ako kasi bumalik-balik pa ako eh. Tapos dito, edi nagpo-turtle kami, no? Sumugod yung kalaban. Siyempre, umaksyon agad yung mga bodyguards ko. Kinuyog agad nila habang pumiprihit ako sa likuran. Ang masakit, bawas yung buhay ko. Hinabol nila yung gauchanak na Angela. Iniwan nila ako. Auntie, yung mga bodyguard ko, iniwan ako. Oo nga. Naiwan yung bawa na yan. Oh, walang iya kayo. Pinagpalit niyo kay Angela. Grabe kayo. Sige te, palagan mo te, kinakapay nila dito si Esperanza. Siyempre hindi tayo papayag, te, palag ka te. Kaya lang napatumba pa rin siya. Wag ka mag-alala, ipaghihigan din na lang kita. Tapos dito ang ganda ng pagkakahampas ni Maring Miano sa ulo ng kalaban, no? Eto pa, pag-alagala si Sangre Miralco, enabing wit ni Franco. Para tuloy siyang isda, tatakas ka pa, maldita ka diba? At sa mga oras na to, hindi ko inaasahan na makakamainyak pa ako. Kauna-una ang mainyak ko at ito ngayong season na to. Oh my god. Galing ng mga bodyguards ko ha. Ay, Mari. Ay, ikaw ah. Maniac. Ang gagaling talaga ng mga bodyguards ko. Ang dami ko ng kills. Hindi pa ako mapatay-patay ng mga kalaban. Kasi ito ako, tamang prihit-prihit lang sa may likuran. Tama lang din pala na pinili ko si Kime. Dahil core na siya, marksman na, mage pa, 3-in-1, saan ka pa? Victory! Isa na namang matagumpay at epektibong line-up. Sa mga gustong sumubok, kailangan 5-man kayong lima sa RG. Go, try nyo na!